si Brother Justin. Okay, muli po. Atin na pong iniimbitahan ang atin pong mga panauhin mula po sa City Mayor's Office. Ang atin pong mga kaibigan mula sa GK, Quezon City. Atin na pong sisimulan ang ating programa ngayong araw na ito. Brother Dodi. Yan, so tinatawagan na po natin ang ating pong ang head po ng ating HCDIT. Palakpakan po natin, kapili na natin ngayong umaga. Palakpakan po natin Mr. Ramon Asman. At siyempre po, palakpakan natin, kapili na rin natin ngayong umaga ang ating pong GK Head ng Quezon City, Mr. Justin B. Cruz. Palakpakan po natin, kapili natin ngayong umaga, maagang-maagang bumati, Kagawad Goya, Solina. Ibuling Kagawad. At siyempre, palakpakan natin, Kagawad Glenn Len, Montiverde. At kapili din natin ang mga purong leader at ang mga pangulo at opisyalis ng ibang-ibang samahan, mga humuris association dito sa Distrito 6. Palakpakan po natin sila lahat. At siyempre, palakpakan po natin ang pagdating ng ating numero 1 konsehal ng Distrito 6. Palakpakan natin, Konsehala Marilyn Go Pilar! Alasiko pa lang ng madaling araw, nandito na siyang madilim pa. Palakpakan po natin, pasalubungan natin ang masigabong palakpakan ang Chairman Pangulo ng Golden ABC, GK Champai Village, Ginang Miriam Cura. Ni-nervous ko. Kinakabahan ako, ma'am. Bago ang lahat, binabati ko po ang ating mga panauhin. Ma'am Maribig, Sir Justine, ang Quezon City GK Head, Mr. Ramon Asper, Mr. Jojo Cunejeros, sa lahat ng mga kagawad, sa lahat ng press, HOA, lalong-lalo na po sa aking mga ka-GEMPAI, magandang umaga sa inyo. Kukwento ko lang po kung paano nagsimula ito. Hindi po madali. Taon bago kami napapayag. Taon bago namin ma-realize na dapat na namin tanggapin ang proyektong to. Ang hirap pero kaya naman namin. Last 3 years ago, GK pumunta po sa amin. Kinausap po nila kami na ipa-project nila. Nag-values and information po kami pero 6 weeks yon. Pero hindi pa rin po natuloy kasi hindi pa kami handa. Sa kalaitan nila, hindi pa kami nagkakaisa. Then months, dumating naman ang mga taga City Hall. Bisticville naman ang plano nila sa aming project. Medyo nakakatakot yun kasi pag hindi kami pumayag, ang salita nila sa amin, devolusyon. Maraming beses akong napagalitan kasi ako daw yung hadlang sa project. Namura din ako sa City Hall. Pero okay lang. Okay lang yun. Ganun talaga eh. Hindi naman daw kasi magiging mabuting leader hanggat hindi ka nakaka-receive ng mga ganon. So I decided na humingi na ako ng tulong sa aking boss, kay Ma'am Maribig. Dinitali ko sa kanya lahat kung ano ang problema ng GEMPAI, kung bakit ayaw namin pumayag, kung bakit yung iba gusto. Bumaba siya, ilang beses siyang bumaba. Kinausap niya kami. Pero hindi naging madali kay Ma'am na mapapayag niya kami. Then,
isang beses sabi namin, in-insist namin, ibalik nyo kami sa GK dahil hindi namin kaya ang Bistik Bill at hindi lahat ng taga-GM5 makakabalik doon. Nagpapasalamat ako, bumalik sila Sir Justine, sila Tito Dodi, sila Tito Orlan. Nag-GK kami ulit. Sabi ni Ma'am, tanggapin nyo na yan. Isa lang ang tanong niyan, nagpa-meeting sa City Hall. Ano, papayag ba kayo o hindi? Taas ang kamay. Lahat nagtaasan ng kamay. So ready na kami. Last March 23, 2019, bumaba ulit si Ma'am. Pinapirma kami sa kasunduan na kami ay papailalim sa alituntunin ng GK. Lahat pumirma. Then, bago mag-eleksyon, sabi namin, Ma'am, baka bago pagtapos ng eleksyon, saka niya na kami paalisin, saka na kami aalis. Tinupad po ng GM5 ang pangako namin. Kaya, heto po, heto na po kami ngayon. Una, napakahirap eh. Pero nakikita na namin, may visual na po kami. Nagpapasalamat ako ng sobra sa inyo, Ma'am, Sir Justine, sa lahat, Kapitana, nagpapasalamat ako kasi hindi magiging matutupad itong programa na ito kung hindi dahil sa tulong nyo. At sana po, wala si Mayor. sana lang si Mayor at saka si Ma'am hanggang 2022 sila yung magkadikit para sa atin. Kasi para all, may pabahay na, may palupa pa. Diba tama po ba yun? Tama po ba yun? Maraming salamat po. Gandang umaga po sa inyo, namali. Kasi pinrepair ko pang wakas eh. Pero hindi bali po, alam po ninyo, nakaka-relate ako ron sa binanggit ng ating kasama, yung inyong President Chairman, si Miriam. Nakaka-relate po ako, totoo po yun. Sa mga ganitong pagkakataon po, alam ko, napakahirap po talagang pagkaisahin ng mga tao sa isang proyekto. Tatlong taon na sinasabi yung proseso. Kaya nga po, nagkaisa na, eto, naitatayo na, sana panataliin din nyo yung pagkakaisa. Kasi mula umpisa hanggang dulo, kailangan nagkakaisa kayo. Dahil ang tagumpay po ng inyong proyekto ay nasa kamay ninyo, sa kasalalay sa pagkakaisa. So, pasalamatan po natin ang GK. Ganito na lamang po. Pagdasal natin ang GK na sana maraming donor para mapabilis ang pagtatayo nito. Kasi ang tagumpay po ng GK ay tagumpay nating lahat. Tsaka pasalamatan din po natin si Councilor Maribic Copilar. Dahil ako, ngayon, nakita ko na kung bakit napakasipag. Nakita ko eh. Biro nyo na pagkaisa-isa niya ang mga asosasyon dito sa lugar natin, dito sa District 6. Ito mangyayari lang yan pagka talagang masipag. At alam ko, naiintindihan ko na kung bakit passionate siya sa kanyang ginagawa. Yung kalagayan po natin, talaga naman, sinasabi nga yan sa akin kanina, kayo, puro District 5 ang Bistik Bill ninyo. Totoo po yun. Sa District 6, wala man lang. Dalawa lang. Pero ngayon po, dahil siya po ang mentor namin ngayon, sila ni Mayor, talagang pinupush kami, District 6 ang asikasuhin. Siyempre, pasalamatan din natin rin yung Barangay Captain. Si Barangay Captain 1. At siyempre, alam niyo kung bakit kaya si Barangay Captain. Eh siyempre, natuto rin sa kaibigan natin si Ed. Ako, si Ed po, tsaka si Kagawad. Baka kasama ko yun dati. Yung mga bata pa kami. Alam ka na, kalokohan ng mga yan. Alam ka na, buting mga tao. Kaya nga, sabi nga ni Kapitan kanina, iba siya pag nagugulat. Palagay ko, ginulat mo eh. So, ito, pakikilala ko. Kilalang-kilala niyo na si Atty. Cunero. Nagpapasalamat po kami kay Mayor kasi
napunta si attorney sa amin kasi kailangan ng tanggapan namin ang isang abogado. Napaka-sinsin po ngayon ng aming tanggapan dahil siyempre, yung mga legal na usapin, nasosolve na po namin kaagad. Unlike nung araw, ay kailangan pa kami kung saan saan pumunta. Ay napakahirap. Ngayon, pagka may kaso kami, siya na. So, yun lang po. Hindi na ako magpapakahaba. Congratulations po sa inyo. Congratulations po sa inyong lahat. Napaka-palad natin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Muli po, palagpakan natin Sir Mon Asprer. No? O Miriam, nakita mo, talagang muntik mapaiyak si Sir Mon sa'yo. Ha? No? At siyempre, nais ko po munang batiin. Siyempre, ang pagdating po ng Pangulo ng Casa Bonita Homeowners Association at ang kanya po mga kasamang opisyalis. Palagpakan po natin si Pres Alfredo Flores. Good morning po, Pres. Talagang humabol sila ngayong umaga. No? At kagaya po ng sinabi ng atin po mga panauhin ngayong umagang ito, ang susunod na taong ipakikilala ko po sa inyo, ang kanyang pangarap ay unti-unti nating nadarama, no, mga Hoa? Dahil ang kanyang pangarap ay wala nang magiging squatter sa Distrito 6. Diba? So palakpakan po natin para sa kanyang mensahe ngayong umagang ito, ang numero unong konsehala ng atin pong distrito, konsehala Maribi Co. Pilar. Uy, hindi ako dito, si Mayor Joy dito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Natatandaan ko, may nagtanong sa akin. Sabi niya sa akin, in-interview niya ako, kagawad siya ng sauyo. Nagtataka siya daw, bakit lagi sa pabahay ang gusto ko? Bakit hindi ako nagpalit ng committee? Unang term ko, bilang konsehal niyo noong 2013, tinanong kagad ako noon ni Councilor Bong Suntay, anong gusto mong committee kasi siya yung majority floor. Sabi ko, committee ko ng urban poor saka human resettlement. Yun ang gusto mo? Oo, yun ang gusto ko. Nung second term na, syempre pag tumatagal yung term mo, may priority kang pumili. Tinanong uli ako, sabi sa akin, anong gusto mo si France na, sa Majo France na, anong gusto mong committee? Urban poor and human resettlement din. Yun pa rin. Ayaw mo mag-iba? Sabi ko, ayoko. Yun pa rin. Nung third term ko na, di kasama ko si Mayor Joy, di ba? Tumakbo si Mayor Joy, nagka-campaign. Nabanggit din ni Mayor Joy sa Homart nung bumaba kami. Sabi niya, mag-committee ka na ng APRO. Kasi kailangan mo ng housing, kailangan may pondo. Masigurado yung pondo na may pondo yung housing. Di nakita ko, sumimangot yung mukha ng mga taga-Homart. Tapos sabi ni Mayor Joy, sige. Kung ano gusto niyang committee, doon pa rin siya, di ba? So, masok na. Yung pa rin ang pinili ko. Pero this time, pinag-aagawan na yung committee ng urban poor and human resettlement. Pero dati walang kumukuha. Kasi ang hirap na trabaho eh. Diba? Pabahay. Tinanong ako ngayon ng isang kagawad na inaanak ko sa sauyo. Nag-dinner kami. Sabi niya, Inang, ba't pa gustong-gusto mo yung pabahay? Ang hirap-hirap niyan. Sabi ko, eto lang sagot ko. May dahilan ba? Dumanas ba daw ako ng kung... May pinagdaanan ba daw ako? Bakit ito yung gusto ko? Sabi ko, simple lang eh. Sabi ko, pag may sakit ka, pupunta ka ng ospital. Papagamot ka. Pero ang goal mo, umuwi ng bahay. Diba? Pagkakain ka, nagugutom ka, pwedeng... marami kang kakainan. Maraming restaurant eh. Maraming restaurant, diba? Pag mag-aaral ka, papasok ka sa paaralan, pero pagkatapos, uuwi ka rin. Saan? Sa bahay mo. Yung mga leaders po ng HOA, yung Gen 5 community po natin, no? No? Palapagan po natin kasi sila po yung ito yung mga bayani ngayon eh, kasi ito po yung journey nila, no? Siyempre, this day would hindi rin mo magiging kompleto kung wala po yung ating barangay officials, no? Led by our Kapitan Gemma Juan. Palapagan natin sila. No? For just taking on, no?
course, yung sa City Hall natin, no, yung mga kasama natin yan, si Sir Mon, saka si Attorney Jojo, no? At kung wala po yung dalawa yan, wala po tayong pinag-uusapan dito. So, i-honor naman po natin sila. Palapakan po natin sila for just being a partner of this, no? And of course, si ating Councilor Marivic Copilar, no, for really, no, pushing this project forward. So, palapakan naman natin. Kasi, nakakatuwa lang itong araw na to kasi sakto rin, no, love month ngayon, no? At itong araw po na to, sakto rin maraming nakapuli, no? In love eh, no? Pero yung love po natin ngayon, hindi po para sa boyfriend, girlfriend, or asawa, pero para sa bayan po, no? Yung pagmamahal po sa kapitbahay natin, Chismosa. Yan po yung pagmamahal na sinicelebrate natin ngayon. Kasi po, nakikita natin that this is the only way to build our country. Ito po, ganito pong klaseng bansa yung ini-imagine ni Gawad Kalinga. Na mga ordinaryong Pilipino na may ganito klaseng challenge. Challenge po ito eh. Sa totoo lang, hindi pa po namin sigurado kung sino yung next angel na magpa-partner sa amin para makumpleto to. Pero yung confidence po namin, yung tie-up po ng mga tao na nandito, na yung mga ordinaryong tao, saka yung mga nasa gobyerno po natin, nagtutulungan. No? Ito po yung magiging success story po natin. At ngayon po, hindi lang po tayo magmumawa signing para sa building, pero para po sa kinabukasan ng Quezon City. And I'm very happy every time that I go to District 6. No? Nakikita ko very vibrant yung mga tao lagi dito eh. I always meet the most exciting people dito. Nung panahon pa na Sitio Bajo, no, si Cap Edwan, no, naalala ko yan, no, Kusina ng Kalingas done here also. Very exciting. District 6 has always been very active in nation building. At ako, nakikita ko, ang future ng Quezon City nasa District 6. No? Nandito yung mga model po ng mga Quezon City. No? No, ito po yung pinaka-exciting. No? Pagka pinatawag, hindi lang po presidente dumarating, pati officers. No? Sa totoo lang po, ito po yung ini-imagine namin. A dignified parang citizenship, no, ng isang city. At kasama po yung, dito po hindi magkalaban yung tao sa kagobyerno. Magkakasama po. In fact, sabi nga nila, by March daw mag-volunteer yung government dito. May magdo-donate ng buhangin, no, sila. Yung meron pa kaming kasama, mga empleyado ng City Hall, mag-volunteer din. Which is something very exciting. No, kasama natin si Golden ABC, kasama natin si Governor, kasama namin kayo. Dito po, wala nang mayaman, walang mahirap, walang gobyerno, walang tao, no? Lahat dito pantay-pantay. So, I'm very excited to sign this kasi ito po ay testament that there's indeed future in Quezon City. A future na lahat ng tao dito model citizen of the country, no? So, sa akin po, ay po, magandang umaga po at Happy Valentine's in advance. Okay, muli po, palakpakan natin ang atin pong GK Head ng Quezon City, si Sir Justin B. Cruz. Diba napakaganda nung sinabi niya? Pero mahina ang palakpak nung dito. Foundation Incorporated, no? Ang atin pong MOA signing, syempre, mahumunahan po ng ating Mayor Joy Belmonte sa katauhan po ni Sir Mon Asprel. At nandito rin po ang Assistant Department Head, Attorney Jojo Conejero. Sila po magre-represent ng City Government of Quezon City. So, ano po na sasaktihan ng MOA signing? At syempre po, ina-acknowledge natin, kapiling natin, no? Kanina ba nandun sa gilid, ang atin pong magiging na kagawad, Mike Lianto. Good morning, kagawad. Ang atin pong konsyala, ang atin pong punong barangay, kapitanan Gemma Juan, at ang atin pong mga kagawad. Wala sa COVID.
Sa pamumuno po ng ating Mayor, Mayor Joy. Thank you.